Audio Jungle. Kasi wala akong tulong, wala akong magawa. So parang, para na akong inutil nun. Sabi ko, hindi pa naman ako, bata pa naman ako, pero grabe na yung naranasan ko. Sobra. 4 years po yun. Wala akong gising, wala akong tulog na hindi masakit. Alam niyo po ba kung gaano lang mahaba ang tulog ko? Wala pang 3 oras. Siguro, nakakatulog lang ako pag talagang sobrang pagod na at hindi na makayana ng aking katawan po ba? Ng physical na katawan. Pero yung sakit, talagang nandyan po, tiniis ko yan. Meron akong ortho, meron akong regular na therapy, meron akong iniinom na medication. Pero yun po, sa loob ng 4 taon, hindi po ako gumaling. Nandyan lang. Pagka sobrang tindi na ng pain na nararamdaman ko, umiinom po
ako ng gamot na nireseta ng doktor, pero madalang. Kasi alam niyo po ba, pag nakainom ako, high ako, para akong naka-drugs. Ang tingin ko sa aking mga estudyante, hindi ko sila matingnan ng diretso, lampas ng pasal yung tingin ko sa kanila. Ganun. At sa sobrang sama ng pakiramdam ko, hindi ako nagpapaalam, humihiga lang ako. Kaya, mas minamabuti ko na hindi ako pumapasok kapag ganun po. Pero grabe po yun, 4 na taon. And then, meron po nag-share sa akin. Lagi niya ako mini-message ng mga information regarding kay Andrew Plus. Hindi ko po yun pinapansin. Kasi marami na akong nasalihan at sunog na sunog ako. So, hindi ko yun pinapansin. Pero one time, siguro mga 6 months after, napansin, meron akong nasulyapan na tabahay program. Eh kami po nagre-renta ng bahay for 13 years. Kasi may 4 po akong anak. May trabaho naman po yung asawa ko, pensyonado. Pensyonado, pero kinukulang pa rin. Kasi nga po, 4 yung anak namin, nag-aaral ng college, 3, sabay-sabay. So, kulang po yun. Nagre-renta kami for 13 years, at itong nag-pandemic, naranasan ko na nakakailaman pero pinapaalis kami ng may bahay. 3 months siguro hindi kami nakapagbayad ng renta. Tapos sinusungitan ako, 10 years, more than 10, 13 years kami nangungupahan, then 3 months lang na nakalagpas ako, papadlakan yung bahay, nagalit ako at sumama rin yung loob ko. Parang nadudurog yung puso ko. Sabi ko, ganito pala talaga, kaya kailangan ng magkabahay. And blessing talaga, na kahit hindi ko pinapansin yung na-share sa akin, na nasulyapan ko talaga yung pabahay program. Patali-tali ko, binalikan ko lahat ng sinishare. Uy, maganda pala to. Sabi ko, grabe, hindi ko pinapansin yung sinishare sa akin. Nandyan pala yung sagot. So, alam niyo ba, nag-decide ako pumunta dito kay Andrew Plus. Kahit na hindi ko binalikan yung nagsishare, hindi ko pinaalam sa kanya. Pumunta po ako dito, pero decided na akong mag-join. Naisip ko, what is 17,880? Kapalit naman ang bahay, di ba? Masusolusyonan yung problema ko na ang tagal-tagal na. Kasi kung gugustuhin mo, kayang-kayang magawa ng paraan. Naipapangutang mo nga yung cellphone. Pero hindi ko ginagawa. Okay na ako sa anong cellphone niya. Yung iba, what I mean, yung mga mamahaling cellphone, 20,000, pataas, di ba po? Tapos yung ibang bagay din. Pero ito, pamilya mo yung ano dito eh, concern, yung pamilya mo, yung future ng ano. Nakakahiya na ikaw, ako pinapagalitan ako, pinadalibalikan ako ng may-ari ng bahay. Kahit anong pakiusap ko, hindi nila ako maintindihan. Sabi ko nga, wow, magkano na yung naibayad ko sa loob ng 13 taon? Na yung 3 buwan lang na hindi ako makabayad, gaganalin nila ako. Diba? Sabi ko nga, mag-bless po kayo. Kasi hindi kayo yung nasa katayuan ko. Kaya nun, liiyak talaga ako kasi hindi ko maano na. Ginanon, parang durog na durog ako. Kaya eto, nung pumunta ako kay Andrew Plus, nag-decide ako, meron akong 2 pera. Bumili ako ng package. At hindi lang pala yun ang sasagutin sa problema ko, kung hindi pala yung karamdaman ko na 4 na taon ko nang dinadala. Alam niyo po ba, 2 days, after po ako nag-take nito, Andrew Plus at Gold C, 2 days, hindi talaga ako makapaliwala. Nag-megadose po ako, 3 Andrew Plus, 4 na Gold C sa umaga, ganun din sa tanghali, ganun din sa gabi. Pagdating ng 2 days, hindi po ako nakakapagbihis, ha? Hindi ko talaga ito matataas. Pag tinaas ko yan, ginalaw ko. Sumisigaw ako sa sakit. Pero yun, after 2 days, grabe, ginagano ko yung... Alam niyo po ba yung... Ang kinukwentuhan ko ay hindi naniniwala sa akin sa tagal ng dinaras kong sakit. Sabi ko, hindi nga totoo. Tingnan mo. Sabi ko ganun. Ginagano ko po talaga yung kamay. Tapos, eto po ha, hindi ko yan kasi magaganyan, no? Kasi yung pain, yung sakit, kahit nga yung una, magganyan ako, hindi ko yan magaganyan. Pero ngayon, kahit isuntok ko yan, kaya ko na. Diba? Sobrang peace ko talaga ito ng 4 na taon. Kung makikita,
makikita nyo po, meron pa akong picture. Tatlong buwan po akong naka-neck collar para akong si Gloria makapag-arroyo. Ganun po ako. Pero 2 days, ginaganan ko, may pain pa rin konti. 3 days, completely healed talaga. As in, wala. Sabi ko sa kanila, hindi nga, wala na talaga akong sakit. Hanggang ngayon po, hindi ko na naramdaman yung sakit. Wala talaga. Pero, hindi ako tumitigil uminom. Kasi, kailangan ko yun eh. Lalo na po, lagi akong stress sa trabaho. Mahilig ako magbuhat ng mabibigat. Eh, yung sa amin po yun, yung cervical radiculopathy, yung diagnosis ng doktor. So, konting hugas lang ng plato, parang ano na kagad to, yung ngalay na. Kaya wala na po ako nagagawa sa bahay nung mga times na yun. Hindi ako nakakapaglaba, hindi ako nakapaghugas ng plato, kaya talagang sa school lang po. At konting sulat ko lang, ngalay na kagad ang braso ko. Sobrang pahirap, pero ngayon blessing talaga ang underclass ko sa buhay ko. Kasi kung hindi ako natulungan ng produkto ni Andrew Plus, baka mas matindi pa po yung nararanasan ko. Kasi operasyon lang daw yung solusyon, sabi po ng doktor. Pero ayoko ng metal sa katawan. Kasi po, yung totoong dahilan kung bakit sobrang sakit, kung halimbawa po, ito yung dalawa, yung bone. Diba mayroon tayong dito sa may neck? May buto po yan, no? Sa pagitan yan, may disc po yan. Yung sa akin po, yung disc na sa pagitan lumihis. Nawala. So yung bone, ang tawag doon, nagkikiskis. Yun po ang totoong sobrang masakit. Pag nagkikiskis, yun dalawang buto. At nung makita ko po yun sa MRI, nauka na yung buto ko, yung lumaling, kaya sobrang sakit. At kung hindi po yun magagabo, pwede ako ma-paralyze. So, kaya thankful po ako kay Andrew Plus. At eto ako ngayon, hindi ko pwede hindi isi-share si Andrew Plus. Ayan, palakpakan po natin si Andrew Plus. So ngayon, una ko pong ipapakita sa inyo, eto. Diba meron po tayo? Godzi. Ayan. Si Godzi, eto po, hindi nag-iisa. Meron pa rin isang klase ng vitamin C. Diba eto sabi, vitamin C, mother of all vitamins. Meron po tayo, sodium ascorbate, alkaline. Eto po yun. At, meron din tayo, ascorbic acid. Eto yung nabibili sa mga butika na pag ininom natin, lalo kumahapde ang sikmura. Bakit nga ba? So, ipapakita ko po sa inyo kung ano ang dahilan. Ayan. Eto po, kahit saan, nabibili. Pag tinukto ko, para itong tsok eh. Pag sinulat mo, susulat. Pero, ito po, papakita ko sa inyo kung ano ang kaibahan ng ascorbic acid at saka ng sodium ascorbate. Ito pong sodium ascorbate, alkaline, 100% alkaline, pwede natin inumin kahit hindi tayo kumain. Why? Kasi nga po, alkaline siya. Hindi hahapde ang sikmura mo. Samantalang ito, mayroon po kasi ito binders na tinatawag. Ano yun? May harina. Diba ang harina, pag tinigay natin, maasim? Tama po? At saka kapag tinunaw nyo, sino po nagluluto na hinahaluan ng harina? Kapag batinunaw natin ang harina, natutunaw nga ba siya? Nadidissolve nga ba siya sa tubig? Hindi, diba po? Pumapailalim na. So, tingnan natin ngayon. Ayan. So, dudurugin ko po ito. Ibalik dalawa.
tubig ako doon. Ano? Wala nga eh, hindi nga ako uminom ngayon. Pero hindi na babago. Kasi pinapakiramdaman ko po yung sarili ko. Wala namang nagiging problema. Ayan. Okay, so ito po yung vitamin C na ascorbic acid. Okay? Hahaluin ko po, no? Tingnan natin. Nakikita niyo po ba? Anong napapansin niyo po? Malabo. Yan, cloudy. Tama? Tingnan niyo po ilalim. Nasa ilalim yung yung mga sentiments niya. Hindi naman siya talagang natutunaw eh. Latang po. At saka, eto, imagine po natin kapag ininom natin. Gaano katagal siya bago ma-absorb ng ating katawan? Agad-agad po ba? Hindi. Kahit dumaan ng 24 oras, hindi po ito ma-absorb. So, yun bang purpose niya is matutugunan ba yung bakit tayo umiinom, agad-agad bang matutugunan yung problema? Hindi. Diba? Okay. Tingnan naman natin ang ating napakagandang gold seed. Sediments, tingnan po natin. Ayan, nasa ilalim. Eto, mayroon ba lumulutang? Malay. Okay. Mayroon akong hinahanap. Yung aking, ma'am, mayroon kang ano? Yung sa pH level? Yung pH level, ma'am? Meron ka, sir. Dinala na eh. Yung garnism. Okay. So, ayan po, ang kagandahan ng ating vitamin C, kapag ininom natin, o di ba wala kayong nakikitang sediments? Eto, tingnan nyo. Eto, nakikita natin malabo at may latak-latak. Eto, ayan, wala na. Clear, walang lumulutang. Tama po? So, pag sa katawan natin ito, ibig sabihin, na-dissolve siya at na-absorb na kaagad ng ating katawan. Ibig sabihin, diretso to sa bloodstream natin, yung daluyan ng dugo. So, kung ano man ang meron dito, agad-agad, madideliver yon sa iba't ibang parte ng ating katawan. Kung ano yung kailangan natin, matutugunan ka agad. Kasi ang kaibahan po, kapag ganito, ayan. Kaya nga karamihan, kapag synthetic, delikado. Ha? Okay. So, next naman tayo sa water alkalinity test. Familiar po sa alkaline? Yes. Okay, meron po tayong dalawang klase ng tubig na iniinom. Isang acidic at isang alkaline. Kapag acidic, prone tayo sa mga sakit. Mabilis magkasakit kapag acidic ang isang tao. Tama po ba? Yan. Paano ngayon mababalanse? Kailangan natin ang alkaline. So, meron tayo, kapag sinabing alkaline, ito po yung maganda kasi protektado tayo sa sakit. Ang ating pong pH level ng ating katawan, nagre-range po yan from 0 to 14. Kapag 7 pataas,
yun po ay alkaline. So pagka naman kasi ang neutral po ng pH level ng isang tao 7, yun ang neutral. Kapag 7 pababa, yun po ay acidic. No? So pag acidic po, yan diyan na nagkakasakit ang mga tao. Ano bang nagiging cause bakit nagiging acidic ang isang tao? Pwede sa mga iniinom. Pwede sa pwede ba sa stress? Yes. Yes po, stress. Napakalaking factor niyan. Kaya bawal ma-stress ha. Walang ma-stress. Pause mo. Ano pa? At alam niyo ba, totoo yun, nakakamatay po ang stress. Kaya ako yung stress. Kahit may problema, tawa lang, smile lang. Parang wala, wala lang. Kasi pag once na nagpa-apekto tayo sa problema, saan lalabas yan? Sa katawan. Lalabas yan sa sakit. Magkakaroon kayo ng karamdaman. At dyan, pwede na, pwede ikamatay natin. Stress lang yan, ha? Tapos, ano pa? Pagkain. Wow naman, magaling talaga pagdating ni direct, no? Ayan. Ito po, ang sinasabi ko, neutral. Kasi kaya lang dito, green, no? Actually, bluish po yan dapat kapag ka alkaline. Ito, dilaw, ayan, pagdating dito, ito daw, slightly acid. Acidic, no? Yellowish. Nagtitilaw. So, ngayon, titingnan natin. Direct, kailangan ko po dito ng gold C na ano. Kasi yung gold C dito ay... Yan. Okay. Tingnan natin. Kaya lang may. Gusto ko to. Salam muna po. Sige, okay. Dalawa po kasi ang gold C natin, ha? Isang gold C with zinc at isang gold C. Okay? Ito, with zinc, maganda kasi kompleto. May zinc, no? Okay. So, ngayon po, titingnan natin. Meron tayong dalawang klase ng tubig. Ito po, may nakalagay na siyang pH. Ano ba yung pH? Potentiality to hydrogen. May nakalagay na dyan, pH 9. So, anong ibig sabihin? Alkaline ba itong tubig na to or acidic? Alkaline. Alkaline po. Ngayon, eto naman, absolute. Nakalagay po dito, distilled water. Anong ibig sabihin po ng distilled water? Pag sinabing distilled water, eto po yung patay na tubig. Why? Kasi ito po yung pinakuluan na. So, wala na siya minerals. Wala, hindi na siya healthy inumin. E tayo pa naman, pag kumikini tayo ng tubig, ano tinitingnan natin? Presyo. Kung ano lang yung mura, ay, eto na lang. Pero, maraming klase ng bottled water na nabibili. May purified, eto. Pag sinabing purified, eto po ay dumaan sa filtration, pinupurify lang, no? Pinifilter. Tapos, meron din tayong yung natural na galing sa spring. Diba? Tapos, meron din tayong, ano pa ba yung mga klase ng bottled water natin? Yun, yung mga sa sinusupply, katulad yan, ano yan? Yan, filter lang yan. Filter lang. Okay? So, ngayon, titingnan natin. Gagamitin natin, eto po yung sinasabi ko na distilled water. So, ipoprove lang natin, patutunayan natin kung talaga nga bang acidic nga ito. No? Tingnan natin, ha? At, tingnan din natin kung totoo nga na ito ay alkaline water. Ayan, magic tayo. So, meron po ako dito gagamitin. Ito yung pH level tester. Papatakan ko po sila. Unahin natin yung ito. Ito yung absolute water. Tingnan natin, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay?
Everett, patakay ko rin. 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, tingnan natin ang pagkakaiba ng dalawa. Anong kulay po to? Nakita nyo? Yellowish, no? Hindi naman dilaw na dilaw. Medyo dilaw. So, ibig sabihin, acidic yung water. Okay? Eto naman, oh, hindi ko nakahaluin. Kitang-kita. Bluish. So, ibig sabihin, alkaline. Tama po. So, eto yung magandang inumin. Bakit? Kasi protected tayo dito. Alkaline. Alam niyo po ba ang cancer cells? Nagtatrive yan kapag ang level ng pH level, ang pH level na dito, 5.5, acidic. Kapag umabot po dito ang pH level natin, pwede ba natin matest kung tayo acidic? Pwede. Yung ano po, cotton buds, laway, yung laway, tapos papatakan natin ng tester. Malalaman nyo kung acidic kayo. Gusto nyo ba mag-test? Mamaya. Test nyo. Okay. Para malaman nyo kung acidic kayo or hindi. Okay. So, ayun po yun. So, eto, napakaganda, no? So, okay na po tayo. Kaya kailangan pag-iinom tayo ng tubig, wag basta-basta. Tingnan natin. Basahin po natin. So, para safe tayo, pag bumili, bumili tayo ng tubig na mayroon ng nakalagay na pH. Yan. Ibig sabihin, alkaline. Pero kapag distilled, huwag na nating dilhin. Ay, wala akong binanggit na pangalan. Basta distilled water. Ibig sabihin, lack of minerals na po yun. Okay? So, maganda na lang yun, mga panglinis, ganon. Okay? So, ngayon, eto pa. Another test. Tingnan natin. Sabi dito, ang gold C, mother of all vitamins. Okay po? Ano ba nagagawa ng gold C sa ating katawan? Energy booster, immune system booster, napakagandang, napakagaling, magpagaling, or magtumulong sa mga sugat-sugat, hindi lang sa labas ng katawan, napapagaling yung mga sugat or natutulungan, kung hindi, sa loob po ng katawan natin. Naniniwala ba kayo na may sugat-sugat tayo sa loob ng katawan? Yes. Yung ating mga ugat-ugat, nagkakasugat po yan. So, doon sa ating human anatomy, dinidiscuss po yan. Ano yung nagkakasugat sa ating ugat? Yan, yung mga may high blood. Dahilan po. Bakit nagkaka-high blood? Kasi nagkakaroon na lesion or sugat yung mga ugat. At anong dahilan? Lack of vitamin C. Yun. So, para mapagaling yan, at hindi na ninyo pagdaanan yung sakit na yan or maiwasan ang pagkakaroon ng sugat sa loob ng katawan, eto naman, tingnan natin kung kapag ba tayo talaga ay gumamit ng vitamin C or ng gold C, matutulungan nga ba tayo? Okay, so energy test level tayo. Diba, ito po ay nilagyan ko ng ito, pH level. At ito ay alkaline na siya. Tama? Okay, so magte-test naman ako netong, gusto nyo ba ng magic? Magic. Ay, alam nyo po, yung mga ganito, gusto kong ginagawa. Kasi science teacher po ako. Pag sa school, nag-experiment. And dati po, ayan, ayun sa akin lang po. Yan. Dati po, alam nyo, pumunta ako ng Taiwan para makipag-competition. Alam nyo po kung ano yung competition namin, yung nilabanan namin? Acid-based tester. Related po dito. Alam nyo po, para malaman kung acidic yung mga liquid substance. Alam niyo po ba ang diniscover namin para gamitin na tester? Yun pong talbos ng kamote. Yun. At alam niyo po ba, hundreds yung kalaban namin doon. Nanalo po kami sa Taiwan. Ay, grabe. Eh, talaga kami naman.
Twice po, dalawang beses po kami lumaban. May dala po ako mga estudyante. Ayan. So ngayon, eto. Tingnan naman natin, no? Tingnan nyo po ito, ha? Ayan, naka 220 po yan. Ibig sabihin, gumagana, no? So tingnan natin kung dito ba gagana. Eto. Yan. Okay. Itatabi ko muna po ito. Tingnan. Tingnan po natin, ha. Umiilaw, diba po? Ayan. So ngayon, tingnan naman natin kung iilaw ba siya pag nilagay ko dito. Meron? Wala? Wala. So eto rin. Wala rin. Tama? O. Lalagyan ko ngayon ng vitamin C. Gold C. Kung kaya niyang pailawin. Kahit alin sa dalawa. Tantararan, magic. Okay. Para luminas, kailangan maging 220 ulit. Pero, hindi ko ito gagamitin. Ito ngayon, ang gagamitin natin, yung nilagyan natin ha? Alkaline Vitamin C. Ready? Oh, ano po? Palakpakan mo natin! Ganyan kagaling ang Vitamin C, Gold C ni Androplus. Gusto pa? Another magic? Okay, sige. One more. Kailangan ko po yung electric fan. Ayan na lang po, oh. Yan. Eto, pagkatapos nito, pag nawalan kayo ng kuryente, dapat may gumsi kayo sa bahay. Okay? Naka-on po yan, ha? Yan, naka-on po yan. Tingnan nga natin, pag ginanyan ko, umaandar kasi naka-220 po yan. Okay, so hindi ko na yung pipindutin. Eto muna. Tingnan natin, ha? Eto, walang gold seed ito, ha? Yan yung walang gold seed. Teka muna. Umiikot pa siya kanina, eh. Matigil ka na. Ayan. Umilaw po ba? Hindi. O, so, umandar. O, ngayon, paandarin natin. Grabe. One, two, ready? Tan-tan-tan! O, pwede na? Pwede na! Palakpakan naman natin si Androplus. Ayan. Yan na lang kami kinatid. So, pang-emergency, pag nawal, kaya huwag kayong magpapawala ng gold sea sa bahay. Pag nag-brown out, gamitin nyo, magkakainaw kayo. Okay. So, ganyan po kaganda at ka-effective ang gold sea ni Androplus. Okay, ayan. Okay. Next, last, isa pa. At ano nakikita niyo po dito? Tubig. Malinaw, tama? Ito, nagre-represent ng katawan natin nung tayo, pinanganak, bata pa. Malinis, tama? Wala pang dumi. Clear na clear. Pero, habang tayo tumatanda, nagkakaroon tayo ng mga toxins sa katawan, impurities, kasi dahil saan? Yan, sa pagkain. Saan pa po? Sa tubig. Saan pa? Hangin. Di ba? Napakarami ng factor kung bakit ang katawan natin napapasok ng kung ano-ano mga dumi. Okay. Ito po, meron ako ditong betadine. Ito naman, di ba pag betadine, ano po to? Lason, tama? Pwede ba natin inumin to? Hindi nga, yung lason nga. Ang kulit naman rin pang mga. Okay.
ulim na pumapasok sa ating katawan. Okay? Let's say for example, eto po yun. Papatakan mo siya. Ano po yung mga kinakain natin? Lechon. Lechon, anong masarap sa lechon? Balat. Ano pa? Antox. Ano pa? Hamburgers. Soft drinks. Alak, sigarilyo. Fries. Burger. Ano pa? Ma'am, anong kinakain mo? Isaw. Isaw. O, yun yung mga pagkain sa labas? Ihaw, ihaw. O, lahat na. O, ano na nangyari sa ating katawan? Ito na ngayon dahil sa kung ano-anong mga kinakain. Tama? Paano ngayon natin lilinisin to? Paano? Ito yung rason kung bakit tayo nagkakasakit. Tama po? O, ngayon, tingnan natin. Ayoko itong masayang kasi ito ay nilagyan ko ng Goldsy. Tingnan natin kung si Goldsy nga ba ay totoo matutulungan tayo na linisin ang ating katawan sa mga toxins, mga impurities na humahalo sa ating dugo kung bakit tayo nagkakaroon ng karamdaman. Okay? Tingnan natin ha. Ito yung ginamit ko kanina para umandar yung electric fan. Okay? Anong nakikita niyo po? Lumilinaw. Tarantantan. Ay, grabe. Walang baka naman namin. Grabe, no? Eh, matigas ang ulo ng mga Pilipino. Okay? Sige. Buti na lang, no? English daw siya. Si ma'am, nakita yung leche plan, kumain, diabetic, high blood pa, kumain ng lechon, di mapigilan, naglalaway. May crispy pata pa, chicken wings, ano pa, leche plan, fries, burger, isaw. Barbecue. Anong nakikita nyo? Kahit kumakain kayo. Ayan. Wow. Anong ibig sabihin? Protektado ang ating katawan. Diba? Grabe, no? Ganyan. Kaganda po ang ating produkto. Hindi na kailangan magpaliwanag ng kung ano-ano. Alam niyo po ba, pag halimbawa po tayo, meron tayong shisharan, ganito lang gawin natin. Eto na yung magsasalita. Hindi nyo na kailangan magdadalgal pa ng kung ano-ano. Ipakita lang natin to. Kaya dapat may ganito tayo. Ba? So, ayan po. Nakita nyo kung gaano kaganda at kagaling ang produkto ni Androplast. Kahit po ito, haluan natin ng andrographis paniculata, ganun pa rin. Kaya nga, napakagandang magkapares nung dalawa. Si andrographis paniculata, siya po yung nagpapagaling sa mga barabarado sa ating ugat. Puprotektahan niya yung ating mga ugat, yung ating dugo na punong-puno ng mga impurities. Okay, so ayan po, palapakan natin ulit si Androplast. Okay, nagustuhan niyo po ba? Yes! Wow, grabe. Wala na akong masabi. Kasi po, sa akin mismo, naranasan ko ang kagalingan. Kaya, masaya po ako na ibinabahagi sa inyo ang kagandahan ng produkto ni Androplast. So, that's all for now. Thank you very much. Good morning!